Hello mga kering, for to this video. So ano na siya, 4 PM na mahigit. So kakain lang natin, sobrang busog natin mga kering, grabe. Thank you Lord sa blessing. Kahit ano lang yung ulam natin, pansit kanton, tsaka kanin, tapos inom-inom tayo ng tea. Wala kayong blessing na yon, kasi nga mga kering, maraming mga tao sa mundo na wala talagang makain, no? Maraming tayo nakikita sa social media na saging lang yung kinakain nila, gabi, may iba pa nga, niyog lang. Kaya sobrang malaking blessing na para sa akin mga kaireng. Sobrang thankful na ako mga kaireng kung may nauulam ako tsaka may kanin. Yan, yan, nagpapasalamat talaga lagi ako kay Lord na sa blessing na binigay sa akin, di ba? Dinagdagan na naman po ang ating timbang. Yan, yan pala yung purpose ng ating video ngayon, ang ating pagsasabi na nadagdagan na naman ang ating timbang. Kaya ayan mga kaireng, gustong-gusto ko talaga mag-vlog dito sa labas mga kaireng, kasi ngayong weather hindi siya gaanong mainit, hindi rin gaanong malamig, although dapat naman talaga malamig kasi nga winter ngayon mga kaireng. Kaso ang resulta nga, dahil nga sa pag-change ng ano natin, climate change na tayo ngayon, face na natin yung reality na ganun talaga, nagka-climate change na. Kaya yung weather, instead na winter, ulit-ulit na lang tayo sa mga vlogs natin na ganito. Instead na winter, yung weather niya is normal lang. Hindi ganong mainit, hindi ganong malamig. Pero minsan, mas mainit talaga. Iwan ko ba? Mula nung dumating kami dito sa KSA, mga siguro hindi pa umabot ng 5 beses na naramdaman ko yung super lamig. Kasi nga, mga 2 times na ata ako naka-jacket. Yun lang ang time na nilalamig ako. Pero pag time na kunyari hindi ka naliligo mga kaireng, mas feel mo yung lamig na sobra. Grabe, ewan ko kung ako lang ba. Basta pag hindi ako naliligo mga kaireng, mas nafe-feel ko yung lamig. Pero pag naliligo ako, hindi ko feel yung lamig. So for today's video mga kaireng, papakita ko sa inyo yung lungga ng mga ibon. Dito yung lungga nila mga kaireng. Akyat tayo. Ito yung lungga ng mga ibon. Ibon, grabe naman, kas lang. So ayan mga kaireng, makikita nyo yan, yung lungga ng mga ibon yan mga kaireng. Tingnan ng mga alaga ko. So, tignan natin dito. Sana walang ahas. Yan. Tignan yung mga kaireng, ganda, di ba? Yan. Diyan yung mga ibon. Taan nyo dun, daming ibon. Hanap tayo ng pangbato. Batuhin natin para makita nyo mga kaireng yung mga ibon na magsilipad. Ah, ang dami. Ano ba, nang istorbo tayo sa mga ibon, no? Diba mga kaireng, ang daming ibon. Ito yung lugar ng mga ibon dito mga kaireng. Siguro may ano pa dito, baby ibon. Ayan. Ay, may ano sila. Anong tawag doon mga kaireng? Yung bahay nila tapos may mga baby na ibon. Diba, nakakatakot yung ano, nuda mo. Kasi sobrang malago niya. Baka may ahas or ano, something. Diba mga kaireng? Ay, may kakaibang bulaklak. Ano mga kaireng? Kita nyo ba? Hindi ko alam kung kita nyo mga kaireng ha, pero may kakaibang bulaklak dito. Yan. Sa gitna ng damo. Saka may tumawag sa pangalan ko. Sabi Joy Joy Joy. Diba? So ayan mga kaireng, nang disturbo tayo sa pugad ng mga ibon. No, ayaw kong lumapit masyado, baka mamay may ahas, baka takot. Diba? Ayan, sobrang lago. Dito yung mga ibon, ang dami. Tapos, i-zoom natin yung kakaibang bulaklak. Wait lang mga kaireng.